welcome sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Alright mga katong, sa natin magpapakain tayo ng ating mga lagang manok. Is Hindi niya yan. Busog ka na eh. Ano nga ako? Ayun na. Hakit na siya. Ibusog na eh. Ito naman eh. Laki na siya naman. Grabe yung mani, ano, ni Koki. Napakalaki. No? Iba yung pan, iba talaga si Silver US line, ano, yung tatay ni, yung tatay ni Koki. Tapos, ayan nga, si Goldie. Ayan, laki na ng tiyan. So, isang buwan na lang, makanganak na yan. Tayo sa mga sisiw. Ganda lang mga drama nila. Alin ba yung sasabong?
Yan. Apat na lang ba yan? Ah, hindi ba? Bakal mo yung matubig? Pero ha? Pero may tubig ng mga tayo? Tubig. Pagyan ng tubig. Palitan din yan? Sinabong yung asan. Ha? So ito naman nalagyan natin ito para sa ito yung stakan natin ng mga api na ito yung pagpag na tinatawag nabibili lang po ng 500 isang buto. So maganda po yan, maraming klaseng maraming halo, may mais, may sorghum, may trigo, tapos bukod po yung ito yung sumot. Yung sumot pinagmimix ko po ito yung pagpag na pigs at sya itong sumot para naman sa mga native lang ito. So ito yung tubig ng ating araw na ilan. Yan na, yan na sila. Yan na yung ating mga araw na ilan, lalaki na. So yan yung ating mga shamo at mga cobra. Uy, ba? Butong ba? Oh, ito yung ating mga ito yung ating ano, bodyguard. Ano rin tayo? Kanala ba? Laki na ni Ruden, ha? Laki na rin ni Ruden. Hintayin mo yung ano, kinakain ng daga.
tawa po ako dyan, sumama sa amin yan. Talagang talino. So ayun mga katongs, ngayong araw, papakita ko po sa inyo kung paano natin papisa, kung paano natin ang first step ng pagpaparami ng BSF or Black Soldier Fly. Saan bumili nga po ako kahapon ng egg na halagang 1,022 grams. So yun po, napakarami na po noon pagkain ni napisa. Gagawin ko yung 20% noon ay yun pagka napisa yun, naging larvae, naging pupae, yun po ang magiging pagkain ng mga manok sa stage po ng larvae. Pagka po stage ng pre-pupae, doon po naman ang ginagawa, yun naman po ang ginagawa maging BSF na adult. Kung saan yun naman po ay maging langaw para paitlogin natin. At yung 20% nga po ng mapipisa na yun ay gagawin nating adult na BSF, kung saan eh, paitlogin natin para sa ganun continuous. So itong nakikita nyo, yung inupuan ko yung good na ito, yung pan. Iseset up ko po na maganda to, lalagyan ng bubong dito po. Ito ang magiging BSF pan natin, saan eh, maganda po, maganda magiging setup dito. So mamaya ituturo ko sa inyo pagpasok natin sa loob kung paano natin papipisain yung BSF. Alright mga katongs, ito ha, gagawin ko na yung first step ng ating pag-aalaga ng BSF. Kung saan eh, ayan, ito nga po yung binili nating eggs kapon. Then ito ang una kong gagawin para sila ay maging larvae. So ngayon ito, maipid po tayo dito mga 1 kilo. Ayan o. Ang gagawin natin, babasain lang natin yung feeds. Ayan po mga katongs, yung feeds ano, pwede naman din mga binled or darak, pero mas maganda yung feeds. Tapos ayan, ilalagay natin dito. Siyempre gagamit tayo ng palanggana. Siyempre yung binasa nating feeds, lalagyan natin dito sa palanggana, no? Yan. So inilagay muna natin siya sa gitna. Yun. So konti lang muna ng feeds, dadagdagan na lang natin yan pagka nagsimula na ang mamisa. Tapos ayan, gagamit tayo ng patungan. Ito yung sinasabi ni Sir, ano, screen or mga ganito lang, pwede na. Lalagyan natin ngayon dito. Ayan. Tapos ayan, ito po yung egg ng BSF, ano, kung saan eh lalagyan natin siya ngayon dito sa gitna. Ay. Ayan po mga katongs, nalaglag. Ay, nalaglag. Hindi, ito lang. Dami nga nito eh.
manipis yung tissue. Ano yung hinahanap? Yung pala yun eh. Ha? Hindi daw yun. Ano yung hinahanap? Yung may ano, may corona din eh. Na? Kulay abuhay. Ha? Yung ganun din. Pero may corona din eh. Kulay gray. May corona din daw. Kulay gray daw. Sinabi mo? Sabi ko, may nakita mo ako kami dun. Kulay green ka ako. Ay, hindi daw. Hindi eh kayo. Kulay green na may orange siya na. Nahanap daw niya yung kulay gray, may tas kulay dilaw yung ano, ulo. Ayan mga katongs. Dami. Dami nga. Bukas pisa na eh. Ito, kasama yan, tinapay. Yan, forma pala ng pagkalangon yan. Ha? Forma ng pagkalangon. Itima na. Hmm. Yan mga katongs. Yung parang kulisap. Ang malalaki. Ang gagawin natin ngayon, ayan, nakakuha na nga po siya sa palanggana. So, para hindi tumigas or matuyo yung feeds, i-sprayan natin ng spray net. Yung one, yung pang spray ng tubig sprayer para hindi tumigas yung feeds kasi wag nyo pababayaan matuyo kasi hindi makakain ng mga BSF larvae yan. Ito mga 2 to 3 days pisa na po lahat yan at makikita nyo na po sa ilalim yan gumagalaw-galaw na. So ayan, at tatakpan lang natin yan. So ayan po mga katongs, dito ko nilagay yung ating BSF. So ayan, nakakulambo siya sa nakapalanggana, nakakulambo. Siyempre may type na screen para hindi tungtungan man ng pusa. may protection, hindi madadapura. At hanggang bukas mga dalawa, malalaman na natin ang resulta. At pagka yun ay naging uod na. At medyo marami yan eh. So ililipat na lang muna natin sa mga ganito. Bibili pa ang mga palanggana ng malalaki. Kahit mga lima. Pagka malalaki, at saka natin ililipat sa pan. Habang nagpapalaki tayo ng larvae, ayusin naman natin yung gagawin nating BSF pan. Yung nandun nga po sa likod. Para magkaroon na ng only protein ng ating mga alaga. So napakalaking menos po yan. Kasi wala tayong gastos dyan sa pag-aalaga. Yan, gumastos lang po tayo nung una, 1,000. Dun po sa itlog na yan, nakita nyo po ibinili ko, 1,000 po yun. Pero matagal naman natin mapapakinabangan, kumbaga lifetime, hanggang ano na yan, lifetime na. At pati yung asola, yan. So kung hindi lang talaga natin alagaan mabuti, mamamatay. Pero yan po, sinisigurado ko po sa inyo, napakaganda sa mga manok, sa bibe, at sa mga, lalo sa mga isda, sa tilapia, hito. Siyempre, may asola tayo at may BSF. So, ano pa bibili natin feeds, di ba? Sa lalo na sa mga alaga natin ay native, mga manok. Ah, pakaganda po 'yan. So, ayan mga katong, hanggang dito muna ang aking vlog ano. Yan. Simpleng vlog muna tayo. Bukas asikasuhin na namin yung gagawin nating asola pan ay BSF pan. Yan.